Gano'n naman daw pala, hindi naman daw pala kawalan dito kay Tambaloslos ang pagiging vice president niya. So, hindi talaga kawalan ha. Okay, hindi madali para sa'yo sana na mag-step down. Wala namang naghahangad ng posisyon mo katulad ng gusto niyong isipin ng taong bayan na ipa-impeach ka dahil may naghahangad ng posisyon mo. O hindi po ganun yun. Dapat kang ma-impeach dahil sa kabalastugan mo. Dapat kang ma-impeach dahil maraming rason para ka matanggal sa pwesto. Hindi dahil may naghahangad ng pwesto mo. Sino naman? Kalokohan talaga na itong mga Duterte. Ano? Kalokohan talaga na itong si Tambaloslos. Na ngayon ay pinag-uusapan na naman sa social media dahil sa kanyang politicizing questions daw ng or ni Senator Riza Ontiveros. Sabi niya, I am not at all bothered. Kailan ka ba kasi na-bother? Sa pwesto mo halimbawa, sa pagiging vice president mo, sa pagiging DepEd secretary mo, did you even bother to ask yourself kung sincere ka sa pwesto at sa gawain at sa trabaho mo? Di ba hindi naman? Dahil you're not at all after the job. You are after the title lang. So paano ka nga mababother? Sige nga, ang mga tao nababother, okay, ay yung mga tao pong seryoso sa trabaho nila. May advocacy at nagtatrabaho para sa ating bansa. So if you're not bothered at all, ang ibig sabihin yan, hindi ka talaga, wala ka or naandyan ka hindi para sa bayan, pero naandyan ka para sa pansarili mo lang na interes. Pagpaalisin daw nila ako dito, sabi niya, or ipa-impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na vice president. You see, ganyan ka kagarapal. Binaliwala mo ang posisyon. Hindi mo posisyon yan. Para sa taong bayan yan. Pinahiram lang sa'yo. Tapos sasabihin mo, hindi kawalan. Kakaiba rin. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong president. Hindi ko gustong tumakbong vice president. Yun pala yun. Hindi pala. Eh, ba't ka tumakbo? Damuho ka. Hindi ka pala o hindi mo pala gusto. Unang-una kasi wala ka ng kakayahan eh. At ang ginamit niyong makinarya ay ang fake news, ay ang troll farms, ay ang mga propaganda ng mga diehard na binayaran niyo, ng mga nasa social media na DDS. Hindi pala interesado tong damuhong ito. Ay bakit ka nag-abala at ginulumo ang taong bayan, ginulumo ang ating bansa? E di sana na mahinga ka na lang sa Davao kung hindi ka interesado. Tumakbo lang daw siya dahil kailangan magpatuloy ang development projects sa Mindanao at Visayas, sa Visayas at sa Luzon. Talaga lang? Yan ang punto mo? Yan ba talaga? Parang hindi kasi eh. Ang nakikita kasi ng taong bayan, kung magkano at gaano kalaki ang pakinabang mo kaya ka tumakbo. Yun po ang nakikita ng taong bayan. Medyo may kakapalan yung mga ganito ha. Hindi daw kawalan. Nakakagigil isipin na ano ho, hindi kawalan ang posisyon niya daw. O ay sinong tinakot mo? Ang taong bayan? O di huwag na lang natin paalisin si Sara, hindi pala kawalan sa kanya. E di talo tayo, ganon? Kalokohan ng blitsugas na ito, ano ho, mga kababayan. Duterte explained that her decision to run was driven by the need to continue development projects across Mindanao, Visayas, and Luzon. Saan kaya nang gagaling yung mga ganitong sinasabi ni Sara Duterte? Ano ho? Dahil taliwas sa kanyang ginagawa, yung kanyang mga pahayag, yung kanyang mga sinasabi, hindi daw kailangan. O okay, or hindi daw kawalan. You better step down kung ganyan ang statement mo. Kung ganyan naman pala na hindi ka interesado sa trabaho mo. 'Di ba?